Tulad ng iba, hindi kami mapaniwala sa mga multo-multo o sa mga kakaibang nilalang. Naniniwala kasi kami ng asawa ko na matakot ka na sa buhay kaysa sa mga bagay na hindi ka panipaniwala. Hanggang sa kami na mismo ang makaranas ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Nagsimula ito noong mga panahon na nakatira pa kami ng asawa ko sa lugar namin sa Leyte. Doon ako pinanganak at doon din kasalukuyang nakatira ang mga magulang ko. Samantalang ang asawa ko ay taga Cebu. Dahil sa buntis ako noon, mas ginusto ko na tumira muna sa mga magulang ko sa Leyte. Mas mapapanatag kasi ang loob ko sa ganun. Pumayag naman ang asawa ko. Wala naman kaming naging problema kina nanay. Mabilis naman nilang tinanggap ang asawa ko. Mga ilang araw pa lang kami, lagi nang niyayaya ni tatay ang asawa ko sa ilang mga lakad nito. Makaraan lang ng 2 linggo, nagsimula na kaming makaranas ng mga kakaibang bagay sa gabi. Naaalala ko nung pinakaunang beses, mahimbing kami noon na natutulog nang may marinig ang asawa ko na sobrang lakas na kalampag sa bubong namin. Yung tunog daw nito ay parang may malaking bato ang bumagsak sa bubong. Hindi ko naman yun narinig at tuloy-tuloy lang ang tulog ko noon. Ang sabi ng asawa ko, sobrang lakas daw ng pagbagsak at natakot pa nga siya na baka bumigay ang bubong. Biglang bumalikwas daw noon si tatay at pumunta sa kwarto namin. Nagsisisigaw daw ito at sinabing wag daw mananalo. At kung hindi, bukas na bukas ay pupuntahan daw nila ito sa bahay nila at papatayin. Nagtaka noon yung asawa ko, kaya sinabihan naman siya ni tatay na aswang daw yung nasa bubong namin. At inaaswang ako. Parang natatawa pa nga noon yung asawa ko sa loob-loob nito. Pero nagulat na lang siya nang makarinig siya ng malakas na pagaspas ng pakpak na mabilis na lumipad palayo. Sa pagkagulat, biglang binuksan ng asawa ko ang bintana para tingnan kung ano yon, pero wala na siyang nakita. Natahimik na lang yung asawa ko matapos nun. Akala namin ay tapos na, pero yun palang-palang unang beses na gagambalain kami. Matapos ng gabing yun, halos gabi-gabi na lang kaming hindi makatulog. Dahil iba't ibang mga tunog ang naririnig namin sa labas ng bahay. Karamihan nun, nakakarinig kami ng mga kalmot sa dingding. Natatakot na ako nun, pero wag daw ako mag-alala, sabi ni tatay. Siya daw ang bahala. Lumipas ang mga buwan. Isinilang ko na ang unang anak namin. Isang malusog na sanggol, kaya naman ang saya-saya namin, pati na sina nanay at tatay. Lagi naming binabantayan ng anak namin dahil patuloy pa rin ang mga kakaibang tunog sa gabi. Nagpapalagay lagi si tatay ng bawang sa tabi ng higaan namin at pati na rin asin. Nagdaan ang mga araw, napansin ko na parang hindi pa rin lumiliit ang tiyan ko. Nung una, hindi ko ito napuna kasi naisip ko, baka tumataba lang ako. Pero dumating na ako sa punto na parang hindi na talaga normal ang laki ng tiyan ko. Isang araw, bigla na lang noon sumama ang pakiramdam ko. Pumunta ako noon sa kusina para kumuha ng tubig at uminom. Naisip ko kasi na baka sa sobrang init lang ng panahon. Maya-maya lang, bigla na lang akong nagsuka ng nagsuka. Tumakbo naman agad papunta sa akin ng asawa ko para umalalay. Nagulat na lang kami nang makita namin na kulay itim na likido ang lumalabas sa bibig ko. Dahil dito, isinugod nila ako sa pinakamalapit na ospital sa lugar namin
Sinuri naman kaagad ako ng doktor at matapos ng ilang oras na paghahantay, sinabi sa amin na baka meron lang daw akong sugat sa lalamunan kaya binigyan nila ako ng gamot. Pero bukod dun, wala naman daw silang makitang kakaiba sa akin. Normal naman daw ang pangangatawan ko. Marahil daw ay mabagal o matagal lang talaga bumalik sa dating horma yung tiyan ko pagkatapos manganak. Takang-taka pa rin ako nun kasi alam ko sa sarili ko na may kakaiba sa tiyan ko. Wala na kaming nagawa nun kundi ay umuwi na lang. Pagkarating namin sa bahay, naabutan namin na may isang lalaki ang nakatayo sa labas ng pintuan namin. Medyo may katandaan na ito at balingkinita ng katawan. Pagkakita nito sa akin, bigla na lang siya nagsalita na, "Oh, ang lakas naman ang gumawa nito sa'yo." Hindi namin kilala kung sino yung lalaking yun. Hindi rin ito kilala ni na tatay. Pero ang sabi ng lalaki, isa daw siyang albularyo at manggagamot. Kaya niya daw akong gamutin kung papahintulutan namin siyang magsagawa ng orasyon, mga pangontra sa loob ng bahay. Tinanggap naman namin ang tulong nito dahil hinang-hina pa rin ako noon. Pumasok kami sa loob ng bahay at inihiga ako sa salas. Kaagad namang tinulungan ni tatay ang manggagamot para sa mga pangontra nito. Matapos mangalap ng mga kailangan, nagdasal ang lalaki sa salitang hindi naman namin maintindihan. Matapos ng ilang minuto, natapos na ang kanyang seremonyas. Ang sabi niya, kinukulam daw ako ng isang lalaki. Kilala ko daw ito at galit na galit sa akin. Nagtaka naman ako kasi wala naman akong naaalalang kaaway na kahit sino. Ang sabi pa ng manggagamot, ang lalaki na tinutukoy niya ay dati ko daw na nakarelasyon. Ang mahirap pa dito ay may kaluluwa daw na tumutulong sa lalaking ito para mapalakas pa ang bisa ng kulam sa akin. Naguluhan kami sa sinabi ng manggagamot. Hindi ko rin alam kung sino ang lalaki na tinutukoy niya na nangkukulam sa akin. May pinapagawa ang manggagamot sa amin na ipinagtaka namin. Pero sundin na lang daw namin iyon, sabi ni tatay. Ang sabi ng manggagamot, bukas daw ng umaga, pupunta sila sa sementeryo at maghahanap ng isang nitso kung saan may nakatirik. Sa totoo lang, medyo malabo talaga yung pinapagawa ng manggagamot. Siyempre meron talagang nakatirik doon, sementeryo yun eh. Pero ang sabi ng manggagamot, basta pagpunta daw nila doon, saka na nila malalaman kung ano yung tinutukoy niya. Kinabukasan, mga alas 6 ng umaga, bumalik nga sa amin ang manggagamot. Sinamahan siya ni tatay at ng asawa ko para pumunta sa sementeryo. Hindi na ako sumama at nagbantay na lang kami ni nanay sa anak ko. Pagkapasok nila sa sementeryo, inutusan si natatay ng manggagamot na maghiwa-hiwalay at hanapin ang isang nitso na may nakatirik. Kahit naguguluhan sa kung ano ba talaga ang itsura ng nitso na yon, ay sumunod na lang si natatay at ang asawa ko. Basta daw, makikita nila yon, huwag silang mag-alala, ang sabi ng manggagamot. Kaya ayun, naghiwa-hiwalay sila at inikot ang sementeryo. Matapos ng mga kalahating oras, tinawag ni tatay ang asawa ko at ang manggagamot. Pumunta sila sa maliit na sulok sa dulong bahagi ng sementeryo sa bandang kaliwa. Doon, nakita nila sa liblib na bahagi na may nakatirik na tatlong itim na kandila. Ang dalawa dito ay halos upos na at ang isa naman ay parang kakapatay lang. Kinilabutan daw ang asawa ko pagkakita sa mga itim na kandila. Nakakatakot daw kasi tingnan na parang ginamit sa kung anong ritual. Nakakapanindig balahibo.
Nagmadaling kinuha ng manggagamot ang mga kandilang itim at pumunta sila sa likod ng isang malaking krus sa sementeryo. Doon, tinunaw ng albularyo ang natitira sa itim na kandila habang nagdadasal sa ibang lingwahe. Hindi maintindihan ng asawa ko at pati na rin si tatay. Matapos ng ritual nito, nagpaliwanag ang manggagamot. Ang nitso daw na nakita nila ay ang lugar kung saan nakalibing ang mga labi ng kung sino man ang tumutulong sa lalaki na kumukulam sa akin. Nang matapos na ang ginawa nila sa sementeryo, bumalik sila sa bahay at tatapusin na daw ng manggagamot ang pagpapagaling sa akin. Nagpakuha ang manggagamot ng dahon ng badyang. Isa itong halamang ugat na may napakalaking dahon. Inilapag ng manggagamot ang dahon ng badyang sa sahig at nilagyan ito ng nagbabagang uling sa gitna. Pagkatapos, kumuha siya ng gapas at nilagyan ito ng langis. Inilagay naman ito ang gapas na may langis sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagkadikit ng gapas sa uling, umusok agad ito ng madami. Nagmadaling naglagay ang manggagamot ng upuan sa itaas ng uling para paupuin ako doon at pausukan. Sumunod naman ako. Pagkaupo ko, kumuha sila ng kumot para itakip sa akin para daw mausukan ako ng maigi. Habang nakaupo ako at nakatalukbong ng kumot, bigla na lang ako nakaramdam ng paggalaw sa tiyan ko. Nabigla ako noon at natakot kaya tinawag ko ang asawa ko. Pinigilan naman ito ng manggagamot na huwag lumapit sa akin. Tiisin ko na lang daw. Natatakot na ako noon pero hindi na lang ako lumabas sa kumot. Gusto ko na matapos ito. Nagpatuloy sa pagdadasal ang manggagamot at patuloy pa rin ang kakaibang paggalaw sa tiyan ko. Mahina lang ito. Pero ramdam ko talaga sa loob. Mangiyak-iyak na ako nun, pero tiniis ko na lang. Makalipas ng ilang minuto, tinanggal na ng manggagamot ang kumot na nakabalot sa akin. Nagimbal ang asawa ko at mga magulang ko sa nakita nila. Nagtaka ako kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng mga to. At pagtingin ko nga sa ibaba ko, kung saan sila nakatingin, nakita ko ang napakadaming hibla ng buhok sa binti ko. Maraming nagkumpula na buhok na tila nababalot pa ng kung anong likido. Itinaas ko ng bahagya ang aking duster at nakitang meron ding mga hibla ng buhok sa aking hita. Napasigaw na ako noon. At agad na lumapit si nanay para tanggalin ang mga buhok na yon sa akin. Napapikit na lang ako noon habang tinatanggal ni nanay ang mga yon sa katawan ko. Hindi ko matingnan. Nakakadiri. Matapos matanggal ni nanay ang mga buhok, medyo kumalma na rin ang pakiramdam ko noon. Napansin ko din na medyo lumiit na din ang tiyan ko. Napaisip kami noon, galing ba yung mga buhok na yun sa tiyan ko? Yun ba yung nararamdaman kong gumagalaw? Lahat kami noon takang-taka. Pagkatapos ng gamutan, nagsabi ang manggagamot na kung gusto daw namin ay pwedeng-pwede niyang ibalik ang kulam sa kung sino man ang gumawa nito sa akin. Dodoblehin niya pa daw. Hindi ako pumayag kasi ayoko naman na makapanakit pa. Kontento na ako na natapos na ang mga masamang nangyari sa akin. Matapos nun, binigyan namin ng konting pera ang manggagamot at umalis na ito. Makalipas ng 3 araw, may pumunta sa amin na ali. Parang kilala ko ito, pero hindi ko talaga maalala kung sino o saan ko to nakita. Bigla na lang itong lumuhod kay nanay at nagmamakaawa. Nung mga oras na yun, nagwawalis ako sa gilid ng bakura namin at nung makita ko itong nagmamakaawa na kay nanay,
Inapalapit ako. Humihingi ang alin ng tawad sa nanay ko sa nagawa daw ng kanyang pamangkin. Nagtaka kami ni nanay noon kung para saan ba ang pagmamakaawa niya. Ang sabi ng ali, nangihina na daw kasi ang pamangkin niya at tawang-awa na siya dito dahil sa ibinilik na kulam dito. Doon lang namin napagtanto na kamag-anak pala ito ng nangkulam sa akin. Doon ko na nakonekta kung sino ba talaga yung lalaking nangkulam sa akin. Tagakabilang sityo ito at naging kasintahan ko nga bago pa ako umalis sa amin, pero napakatagal ng panahon yun. Nagulat kami noon ni nanay kasi totoo pala talaga ang mga sinabi na manggagamot sa amin. Sa kasamaang palad, wala na kaming nagawa pa kasi hindi naman namin talaga ibinalik yung kulam at hindi na rin sa amin bumalik pa yung manggagamot. Ipinaliwanag naman ito sa ali. Wala na rin nagawa ang babae at umalis na lamang. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan na nga akong gumaling. Bumalik na sa dati ang tiyan ko at hindi na rin ako nahihilo. Hindi nagtagal, nagpaalam na din kami kina nanay at tatay at bumalik na kami ng asawa ko at ng anak ko sa bahay ng asawa ko sa Cebu. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.